At eto na, kasama na ho natin ang ating kaibigan sa Sir Armand Benko. Babatiin natin ang Happy New Year, Happy Valentine's Day. Lahat na yata ng happy, no, Sir Armand. Ang ating pong financial literacy guru, advocates from Kalaika Foundation, Sir Armand. Sir Armand, magandang hapon! Magandang araw, Radyo Man Jenny, at sa lahat ng ating tagapakinig sa DZXL RMN. May tanong ang isang OFW natin, si Lani ng Quezon City. Sir, yes. Armand, magandang hapon po. Isa po akong OFW. Actually, darating pa lang ito eh. May konti po akong naipong puhunan. Ano po bang may papayo nyo, Sir Armand, na pwedeng negosyong pasimulan? Ayan, Sir Armand, from Lani of Quezon City. Okay, maganda sana masagot ang diretso agad para alam niya kagad dahil meron na siyang naipon na pampuhunan. Oh. Unfortunately, Jenny at kay Lani ng dating OFW na taga Quezon City ba siya? Yes, Quezon City. Nandito, no? Alam niyo, ang pag-uumpisa ng negosyo, nag-uumpisa ito sa pagkakaroon ng idea, hindi ng puhunan. Idea na meron kang maialok na produkto o serbisyo na kakaiba. Ayun. At merong willing at malinaw na markado na tatangkilik nito. Itong markado na ito ay willing magbayad. Kasi kaya ka nga nagne-negosyo, di ba? Willing magbayad para dyan sa produkto o serbisyo na iyong iaalok. Oo. Ang kadalasan na nagkakaroon ng tsansa na produkto o serbisyo na inaalok ay yung hindi lang bago, hindi lang may binago, bagkos yung inaalok mong produkto o serbisyo may sinasagot na problema o pangangailangan na kailangan punuan. Maling-mali po yung pananaw na magkapera ako, magkaroon ako ng kapital, ano kayang negosyo ang papasukin ko? Ganun pala yun, Sir Armand. Hindi po ganun ang pag-umpisa ng negosyo. Kasi ang pagkuha ng kapital pera, maaari mong makuha sa sarili mong bulsa, number one. Pwedeng sa bulsa ng ibang tao, number two. Tama. Pwede mong ipangutang, number three. Correct. So, hindi pa siya pumapasok sa negosyo, yung nagtanong sa atin, si Lani. Kasi hindi nga pa ginawa yung unang-unang hapbang. Hindi po pagkakaroon ng kapital ang pag-negosyo. Pag-umpisa. Kundi yung meron kang nakita, dito sa komunidad ko, sa barangay namin, kulang na kulang ang ganito. O kaya meron mga problema na ganito. Ang sagot dito ay ito. Biro mo kung meron kang inaalok na solusyon sa problema na kinaiinisan, kinaihirap ng posibleng market or parokyano, hindi ba bebenta yung negosyo mo na yun? Yung pala. So, ang unang proseso po sa paghanap ng negosyo is opportunity seeking. Naghahanap ka ng oportunidad. Hindi po naghahanap ng pera para pang kapital. Bakit mali yung ganun thinking, Sir Armand? Bakit ganun yun? Opportunity seeking yung tinitingnan mo kapaligiran mo. Ano ang mga problema? Ano ang kulang? Tapos titingnan mo ang sarili mo. Meron ka bang galing o eksperyensa na para masagot yung produkto o serbisyo na kinakailangan noong barkado na gusto mong silbihan. So, para alam mo, kasama Rajaman Jenny, 9 out of 10 ng mga negosyo na nag-uumpisa, nagsasara. Bakit? Kasi hindi muna nila ginawa yung unang tamang hakbang. Ano ba ang iaalok ko? Anong at para may maganda kagad ang tsansa mo, tingnan mo yung kinaiinisan o namuha problema doon sa pinipili mo na target market. Kung hindi man solusyon sa problema, ano yung kakulangan na kailangan mong punuan? So, kung naghahanap po sila ng sagot, ito pumasok ka sa ganito, baked sushi. Wala pong sasagot. Ito, pumasok ka sa pagtuturon. Marami daw yumaman sa turon. Yung nasa SM, yumaman na, naging milyonaryo, nagbenta lang ng turon. Hindi po
magiging matagumpay ang isang negosyo dahil kung ano ang negosyo. Nagtatagumpay ang negosyo, number one, dahil meron siyang sinasagot na problema o pinupuno ng kakulangan. Number two, kung paano pinatakbo ang negosyo. Ayun. Kaya huwag din po kayong basta gaya-gaya lang. Ang lakas-lakas ng sari-sari store ni Manang Jenny. Oh, tapos. Pagtayo rin nga tayo ng sari-sari store. Oh, oh. So, again, alamin niyo po ang pinaka sagot sa pinaka-importanting tanong. Bakit? Bakit yan ang produkto o serbisyo na inaalok mo? Kanino mo yan inaalok? Huwag niyo pong sasabihin sa lahat. Diba pag minsan na Radyo Man Jenny, sasabihin nila, pumasok ako sa pagkain. Kasi lahat ng tao kumakain. Kaya lahat markado ko. Ay, hindi po ganun. Ang pagnenegosyo. Hindi lang kayo ang anak ng Diyos na lahat ay markado. Lahat ng negosyo. Tao, yun ang parokyano mo. Correct. So, yun po, paumanhin po kay Lani. Kung baka nagtatanong siya ng specifico na negosyo, wala pong sagot dun. Basta yung services na kailangan meron doon sa lugar na yon, di ba? Okay. Eto si Sarah, isa daw siyang mommy, Sir Armand. Tanong ko lang po kay Sir Armand, ano po ang kaibahan ng needs at wants si Mommy Sarah po ng Makati? Merong pinanggagalingan ang pera. Sa sweldo nyo, sa kinita ng investments nyo o negosyo nyo, sa mauutangan nyo din siguro. Yung tatlo na yan, yan ang mga pinanggagalingan ng pera. Yung sweldo o kinita. Pangalawa, yung savings and investments. Pangatlo, yung mauutangan nyo. Okay. Yung pasok ng pera, meron ding labas ng pera o paggagamitan. Dalawa ang klase lang ng gastusin. Hindi po needs and wants. Dalawa lang po ang klase ng gastusin. Inaasahan at hindi inaasahan. Ayun. Maniniwala ka ba ron na Radyo Man? Yes, oo. Diba? Talaga. Doon sa inaasahan na gastusin, ayun po, naghahati pa. Pangangailangan or gusto lang. Need or want. Ayun. Yung hindi inaasahan, kadalasan po, pangangailangan yan. Pero meron ding hindi inaasahan. Uy, may bigla ang sale. Uy, may bigla akong nakita sa Lazada. Saka sa Shopee. Ako po, Shopee. Tumata naging cellphone. Hindi inaasahan, pero gusto ko lang. Okay. Ano ang need at ano yung wants? Yung need, ito yung pangunahing pangangailangan mo. Yun. Kailangan mong bilhin. Correct. Need, pangangailangan sa Tagalog. Yung wants, luho o mga gastusin na pwede mong pagpaliban. Na pag pinagpaliban mo, hindi mo naman ikamamatay. Tama. Ikapasama ng magkakasakit ka. Oo, ikababawas ng ganda mo. Diba? Oo. So, hindi ko sinasabing huwag bumili ng gusto natin. Oo. Ang sinasabi ko, alamin po ang ating prioridad. Correct. Meron tayong mga pangangailangan na inaasahan. Inaasahan na natin, alam na natin. Pangangailangan natin yon. Huwag mo nating kompromiso yon. Kung merong kita ang ating mga investment, ang ating mga naipon, kung may kita, aba, yung luho nyo, yung wants nyo, pwede nyo po. Aminin na natin, nakakadagdag yan. Hindi lang dapat yan lang, pero aminin natin, nakakadagdag yan sa ating kaligayahan, satisfaction, and moral. Tama. Pero, basta hindi illegal, hindi immoral, pag napuno o na kaya nating tustusan yung pangunahing pangangailangan, okay lang bilhin yung one. Yun. Basta meron, di ba? Okay. Ano, merong kinita, kinita ang ating mga naipon at hindi natin nakokompromiso yung ating pangangailangan. Okay lang. Yes. Bilhin ng mga luho natin. Oo. Eto, Miss Jenny, pakitanong nga po kay Sir Armand kung meron po bang sikreto ng pagpapala sa mga negosyante from Marisa ng Bulacan. Ikaw ba may sinishare kang ganon para pagpalain yung mga negosyante? Yung iba, sabi nila, uy, magpungsoy ka muna, magpungsoy. Lalo na po pag holiday, Chinese New Year. Happy New Year! Holiday po bukas. Yes. So, pero,
Siguro imagine mo na lang yung mga nagpapongsoy nung January 2020, no? Oo. O nung Chinese New Year nung 2020. Oo, sir. Diba? Araw lang, taon na mga daga, Year of the Rat. Ako, tama nga yung pongsoy. Lahat tayo tago ng tago. Work from home, homeschooling, at stay at home. Parang daga, di ba? Lagi sa kanyang lungga lang. Ano pa ang sekreto kapag sa pagnenegosyo? Tatlo lang po. Tatlong para maganda ang chance nyo. Mm-hmm. Maganda ang chance nyo sa papasukin yung negosyo. Mm-hmm. Bakit ko sinisigaw yung salitang chance, Radyo Man Jenny? Bakit? Kasi wala pong siguradong negosyo. Oh. Wala. Mm-hmm. Wala po. Ito, nakita natin ang epekto ng pandemya, yung mga quarantine and lockdown. Sinabi mo. Diba? No big business is too big para hindi siya maapektuhan. Correct. Lahat correct. Po apektado. Apektado. Siyempre, lalo na yung micro, small, medium enterprise. Pero balik tayo sa SMEs. Pero pa rin bang sekreto para pagpalain ang ating negosyo? Negosyo. Number one, lagi dapat meron kayong inaalok na bago o binabago sa inyong negosyo. Mm-hmm. Ulitin ko, lagi kayong may inaalok na bago o binabago sa negosyo. Miski na hindi dumating yung pandemya last year at kasalukuyan nandito pa rin sa atin ngayon. Mm-hmm. Para ang negosyo sa loob ng 3 hanggang 5 taon ay pareho pa rin ang produkto o servisyo na inaalok niya, pareho pa rin ang markado na binebentahan niya, pareho pa rin ang proseso ng paggawa niya ng produkto o servisyo, pareho pa rin ang organisasyon ng kanyang negosyo, yung mga tao sa loob ng negosyo, pareho pa rin ang proseso kung paano niya ginagawa ang kanyang negosyo. Hihina na po ang negosyo hanggang ito ay tuluyang malugi at magsara. May pandemya o wala, anong sinasabi ko? Lagi po, sa English, lagi narinig yan ng mga nag-aaral ng pagnenegosyo. Mm-hmm. Innovate. Innovate. Oh, okay. Kailangan ng innovation. Pagbabago. Pagbabago. Kailangan pong meron pa laging inaalok na bago o binabago. Yun. Anong bago? Produkto ba lagi? Hindi po. Pwede ka may baguhin sa produkto, markado, proseso, organisasyon. Yan, apat na yan. Pwede kang merong galawin dyan para merong baguhin para mas lalong umunlad o tumagal o tumatag ang negosyo. Sabi ng ibang nangimiloso po, sabi sa Ingles, why fix when it is not broken? Mm-hmm. Bakit ko ba baguhin? Kumikita naman. Correct. Okay naman, nakakabenta naman. May pandemya o wala, kung kumikita ang iyong negosyo, lalo na dito sa Pilipinas, asahan mo, hindi tatagal, hindi aabot ng 1 taon, baka 1 buwan lang, meron ka na kagad kakompetensya. Meron ka nang aalokin. May kailangan ka ng baguhin. Yun, diba? Laging may bago. So, tandaan nyo po lagi, kahit anong negosyo, miski na karinderya, sari-sari store, o bentahan ng kotse, o BPO, o kung ano man ang inyong negosyo, may micro bago. O malaki, dapat lagi kayo may inaalok na bago o binabago. Number 2, yes. Yung produkto o servisyo nyo, tandaan nyo po, yung sinabi ko na kanina, laging may sinasagot na problema o pinupuno na kakulangan. Kapag yung negosyo nyo po, walang sinasagot na problema o pinupuno na kakulangan. Halimbawa, Radyo Man Jenny, magtatayo ako ng tapsilogan. Sarap yun ah. Magtatayo ako ng tapsilogan. Kasi lahat ng tao kailangan kumain. Oo nga. Kukuha ko dito sa kanto sa ng subdivision ng barangay namin. Tapsilogan. Mag-aalok na ako. Ano ba ang problema ang sinasagot nun? Yung mga tao po tamad na mamili. At magluto. Mm-mm. Kaya magtatayo na lang ang tapsilogan. So, may pinupuno ba na kakulangan din yun? Yun po, kailangan kumain ng tao. Kailangan merong sinasagot na problema. Hindi lang dahil gusto mo, marunong kasi, ang sarap kasi ng imbutido ko eh. Itong namana ko pa na recipe sa lola ko. Masarap kaming gumawa ng imbutido, kaya ibebenta ko. Teka muna, ang sinasagot niyan na problema o pinupuno na kakulangan? Kailangan masagot yun ng produkto
na inaalok ko. Panghuli, na sikreto, lagi niyo pong isama ang Panginoon. Amen. Kahit anong niyong gawain. Sabi nga nila, work as if everything depends on work. Mm-mm. Pray as if everything depended on prayer. Oh, dalawa po yun, work and prayer. Huwag po tayo magdadasal lang at hihintayin natin na merong parokyano o customer na mapasok sa negosyo natin. Kailangan work and prayer. Yun. Gawan. Samahan ng gawa. From Luisa, last question, Sir Armand. Nasa gitna po tayo ng pandemya. Pwede ho bang makahingi ng tipid tips para po sa kabuhayan kasi marami hong walang trabaho. Oh, kung walang trabaho, mahirap na magtipid, di ba? Dahil wala ka ng panggastos eh. Wala ka ng titipirin, Sir Armand. Pero yan ang realidad. Oh, oh. 7 million ang Pilipinong walang trabaho. Na dating may trabaho, 7 million. Grabe, no? Meron naman, may trabaho pa sila pero nabawasan ang sweldo nila. Kasi skeletal force na lang, di ba? Totoo yun. Natutunan natin totoo. Yung mga salita na yan. Oh, oh. Pero pa, yung no work, no pay. Yung mga nasa restaurant o yung mga ibang namamasukan, hindi na sila pinapapasok ng 5 days a week, 3 days a week correct, na lang. Pero bawas din ang sweldo. 3 times a week na lang pumapasok eh. Tama. Diba? By skeletal force. So, unang-una po, sana hindi lang ngayon na naririnig nyo, mula nung nag-umpisa pa pandemya. Tanggapin na ho natin, kailangan po marami kayong pinagkukuhanan ng pagkakakitaan. Sa English, ang ganda ng burgis na burgis. Paano? Multiple sources of active income. Hindi na po sapat ngayon na umasa lang tayo sa sinasweldo natin dahil tayo ang tatrabaho ng 9 to 6. Ngayon po, kailangan yung mga dating salita na part-time, sideline, kasamang Jenny, di ba sa Amerika, regular na kwento yon ng mga kaibigan sa mag-anak natin. Alam mo, ako dito may second job, may third job. Correct. Nag-o-opisina ako sa umaga, tapos nagsisilbi ako sa restaurant hapon hanggang gabi, tapos nandun ako sa hotel sa yung hanggang midnight na. Tama. Dalawa, tatlo, apat na oras na nga lang tulog ko eh. Mm-mm. Ganyan na po sa lahat ngayon, hindi na sa mga maunlad na bansa. Again, kasalanan na po ang maging tamad ngayon. Oo nga. Ngayon sasabihin nyo, ay, tatrabaho na nga po, stress na stress ako sa trabaho kong 9 to 6. Mm-hmm. Well, ang realidad, maghanap ka pa ng pwede pang pagkakakitaan. 168 hours tayong gising sa isang linggo. Mm-hmm. 8 hours a day daw tayo dapat matulog. Oo. So 56 hours lang tayong pinapahinga ang ating pangangatawan. Gising pa tayo ng 112 hours. Mm-hmm. Yung nagtatrabaho tayo sa opisina o yung 8 to 5, 9 to 6 na trabaho. Nyo, 40 hours a week lang yon. 112 hours tayong gising. Mm-hmm. Kailangan pong maging produktibo. Kailangan nyo ng dagdag na kita. Ayun. Dahil hindi na po tayo pwede kumasa sa isang trabaho. Pinagkukuhanan natin ng sweldo. Pangalawa, alamin nyo po yung bare bones budget nyo. Tawag nila sa English, bare bones. Ano yung bare bones? Yung pinakamababa na budget na gastusin mo buwan-buwan na mamumuhay ka pa rin ng marangal, disente. Mm. At pangatlo, para kayo makatipid, araw-araw na ginawa ng Diyos na kayo ay gagastos o maglalabas ng pera, isulat nyo po, tawag nila sa English, follow your money. Sulat nyo po, bawat labas ng pera. Linggo-linggo, markahan nyo bawat sulat. Ha? Bakit, ano ang sir? Binili nyo? Magkano nyo binili? Saan nyo binili? Bakit nyo binili? Pinaka-importante yung bakit nyo binili. Okay. And then every week ho, kayo na ang magre-review. Kayo na ang mag-a-assess. So, teka, ang dami ko na gasto sa puro luho to. Ha? Naku, ipagbayad sa kuryente, wala na. Kaya, tingnan nyo ang totoong makakatulong sa inyo pagtitipid pag kayo sinulat nyo. Ngayon, February 1 hanggang February 11, magkano na nagastos nyo? Dapat alam na alam nyo po saan nyo ginastos, paano nyo ginastos, bakit nyo ginastos. Pag hindi nyo po ginawa yan, mahihirapan po kayo. Dahil yung pasok ng pera, kadalasan, maliit,
pa isa doon sa inaasahan at hindi inaasahan na gamit ng pera. Tama ka dyan, Sir Arman. Kaya kailangan talaga i-audit, no, Sir? Diba? Ayun po, sa sarili natin. Mm-mm. Bawat sarili natin, i-audit na natin ang sarili natin. Mm-mm. Kung saan napupunta ang ating kaparahan. Ang dami nating natutunan, Sir Arman, ngayong February na ito. Sir Arman, thank you so much. May gusto ka bang batian o pasalamatan ng Happy Valentine's Day? Happy Valentine's Day. Siyempre sa pinaka-importanting tao kay Jenny Pahilanga. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Sir Arman. God bless po. Thank you so much. Ayan, si Sir Arman Benko po, nako eh, marami tayong natutunan dyan pagdating sa kaperahan, di ba? Mga OFWs. O yan na, Lani, Sister Lani. Gusto niya kasing ano eh, mag-business pagdating niya galing ng ibang bansa. So yun, yung mga dapat ninegosyo, no? Lalo yung mga overseas Filipino workers natin na, di ba, Hana, na walang trabaho pagbalik dito, may konting naipon, pero syempre hindi yung naipon ng ano mo, dapat sabi nga ni Sir Arman kung ano yung pangangailangan at merong kulang serbisyo sa lugar na yon o sa barangay na yon o sa mga nakikita mo, yun dapat ang pasukin mong negosyo.